Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang Uber, pati ang driver ng sasakyang nakabunggo ng isang rider ng motorsiklo. Question kung bakit hindi raw agad na iparating sa LTFRB ang tungkol sa insidente na nangyari noon pang nakaraang buwan. May report si Cesar Apolinario. Nagkabali-bali ang buto sa binti, paa at baywang. Lubang na apektuhan ng spinal cord kaya halos di makagalaw si Serapin Del Mundo, edad 38, dalawang buwan na siyang hindi nakapagtrabaho. Matapos mabangga ng kotse nitong Febrero. Para sa biktima, agrabyado siya, lalo't ni isang kusing anyay, walang itinulong ang driver operator ng Uber na naka-aksidente sa kanya. Parang hinitinra na rin kami ang pagkaka nangyari sa amin. Hindi na po sila bumalik, din na nagpakita. Wala nang kita, gumastos pa, pampa-ospital at sa gamot. Nasa kalating milyon po. Lahat-lahat? Opo. May tulong bang binigay yung operator? O yung wala nga po, wala po kahit chinko. Isinampa na ng Makati PNP Traffic Sector ang kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property pero sa driver na si Eric Saison. Kung hindi pa raw inayos ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang pagkasampa ng reklamo sa LTFRB, hindi pa maisasama ang operator at ang Uber. Kaya naman kanina lang inilabas ang LTFRB ang show cause order. Pinagpapaliwanag ang Uber driver, ang operator nitong si Gilbert Castillo at opisyal ng Uber tungkol sa aksidente. This happened February 4. How come this only reached us yesterday? Based on the MC, they should report within 72 hours. How did Uber address this? We also want to know. 24 to 72 hours ang panuntunang sinusunod ng LTFRB para ipaalam ng mga public vehicle ang pagkakasangkot sa aksidente. Sa TNVS, dahil walang alituntunin o mekanismong galing sa LTFRB, ang opisyal ng TNVS company gaya ng Uber at driver lang ang nakapirma sa Independent Contractors Agreement. Wala ang usapin kapag may aksidente. Sa ipinadalang pahayag ng Uber kahapon, sinabi nilang hindi rin sila naabisuan ng driver kaugnay na aksidente. Pero tiniyak nitong seryoso nilang tinututukan ang kaligtasan ng kanilang driver at pasahero. Pinuntaan namin ang bahay ng driver pero wala siya. Sinubukan din naming tawagan ang operator na si Gilbert Castillo pero di rin siya sumasagot. This one is an eye-opener on how TNCs should be held accountable and ano ang level of regulation na kailangan gawin ng LTFRB. Cesar Apolinario, GMA News.